testimony. Yan po ang message natin at ang title is The Power of Personal Experience About Jesus. Okay, pakiulit nga. The Power of Personal Experience About Jesus. In short, it's about testimony at base sa nabasa kanina sa John chapter 9:1 hanggang 41. Kanina habang nagbibigay kami papunta rito, nagkwentuhan kami ni Renz, no? At patungkol sa iba't ibang religions, kanilang experiences, meron din ibang mga dating nakakilala daw sa Panginoon, naging atheist, meron siyang mga ganyan na nababasa. Kasi nakita namin kasi yung mga Mormon na naglalakad, mga Mormon daw, later naging atheist. Sabi ko naman, meron naman yung pape, dumalo sa Pilipinas para mag-Christian, pero naging born again Christian later on. So may mga ganyan na mga experiences. At yun sinabi ko na may mga tinatawag na cerebral conversions. Yung bang sa argument, ikaw ay naniniwala, pero hindi mo talaga naranasan yung transformation ng Panginoon Diyos. So, sinabi ko rin sa kanya na minsan may tinatawag tayong propositional truth or abstract na truth. Pero kulang yan. Dapat maranasan natin yung persona, yung si Jesus Christ na truth. Kasi sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. So hindi lang yung abstract, propositional, kundi maranasan natin yung buhay na katotohanan embodied in the person of Jesus Christ. May mga examples tayo ng nakakaranas about God Himself. Kaya yung libro sa next na slide, ang tawag ay Experiencing God, which was very famous nung mga ilang years ago. Although may mga nakikritik, pero ang katotohanan nito, ang gusto niyang sabihin is that pwede natin maranasan ang Panginoong Diyos. Halimbawa sa church natin, may time na si Tatay Lando ay nag-testimony. At ang testimony niya ay siya ay pumunta sa harapan para ipang magpa-pray. Okay, kasi meron siyang sakit. And then after that, pagkatapos niyang umuwi, pagkatapos niyang pinag-pray, pag-ihi niya, lumabas ang bato. And then, sinabi niya sa akin, nung pagdating niya, sabi niya, Pastor, meron pa akong sasabihin, nung nagpa-pray po kami, pag-pray ako, eh, nag-pray lang ako, Lord, kayo lang po ang bahala sa akin. And then, naiihi niya. Of course, time has come, nagkasakit siya hanggang namatay siya. Yun yung kanyang buhay. Pero, sa testimony niya, naranasan niya na buhay ang Diyos. Ganun din nung ako'y nag-pastor sa Zion Presbyterian Church, may experience din ng isang babae na ganun. Revival yun. May mga guests na speakers. Tapos nagpa-pray over siya. Pag-uwi niya, umihi ng bato. May sakit kasi siya. Hirap makaihi na later on. Naiihi niya. And then nung pumunta ako sa church, sabi niya, Pastor, meron pa akong sasabihin sa inyo. Pinakita niya yung bato na kanyang inihihi. Ganun din ang isang pastor sa London na Pilipino na dating estudyante nung nagkwentuhan kami. Kinwento niya rin yun. Umatid sa isang revival na galing siya ng hospital tapos nung kaya pumunta sa ano ba to, sa revival. And then, pagdating niya sa hospital ulit, umihi siya. Inihihi niya yung bato. Minsan, yung sa medical field, katawanan nila yung minsan yung mga ganito. Paano kung ganito kalaki? Of course, may ibang paraan naman. Ano, operahan or whatever. We believe in God's work through medicine, yung operation or whatever. Pero paminsan-minsan, kumikilos sa Panginoong Diyos, pinapakinggan niya ang ating mga dalangin. Okay. Meron siyang gusto niya magparanas in a miraculous way.
Yung mga binabago ng Panginoong Diyos katulad ni isang nakakulong doon, si Bill O'Hero, pagkatapos nung siya ay trinansform ng Panginoon, binago siya ng Panginoon at nagpo-concert, pagkatapos binabago yung concert area niya, sabi niya, "Pre, alam mo ba, ang granada yung aking binabago ng araw." Ganon siya kamakasalanan. Pero sabi niya, binago ako ng Panginoon. May mga experiences sa mga testimonies. Halimbawa, si Pastor Aaron nga lang, nung pastor niya dati sa Quezon City, nagkwentuhan kami, sabi niya, "Ano ba yun si Pastor Aaron noon? Nung bago pa doon sa amin, tapos may pumupunta, hinahanap nila si Amanda." "Amanda?" Sabi ko, "Diba nandito Amanda?" "Dito po siya, dito po si Amanda, nandito po." Pagkatapos nung umalis siya, umalis yung mga bata, dumating si Pastor Arman at that time. Sabi niya yung pastor niya, "Ang naghahanap dito ng Amanda." Then sabi ni Pastor Arman, ako yun, pag sa labas, Amanda siya. Okay. Pero makita natin, from Amanda to Pastor Arman, or tinatawag sa school nila, Sir Arman. Okay. Yung transformation ng Panginoong Diyos, yung pwede kanyang baguhin ng Panginoong Diyos. May mga tanong na gusto kong sabihin as outline ng message sa umagang ito to emphasize yung personal experience natin about Jesus Christ. The power of personal experience about Jesus Christ. Una, basahin natin ang sabay-sabay. How true is your personal experience about Jesus? Kung ito ay totoo, ito ay powerful. It is transformative. Kung totoo na naranasan mo si Jesus, powerful yung experience na yan. It is transformative. Dito po sa kwento na nabasa kanina mga kapatid, may isang tao na born blind, na ipanganak na bulag. Okay. Bulag siya. Literal na bulag. Pagkatapos nakita ni Jesus, sabi ni Jesus, kumuha siya, at sabi dito, "Jesus spat on the ground and made mud with saliva and spread the mud on the man's eyes, saying to him, 'Go, wash in the pool of Siloam.'" Okay. Dumura si Jesus sa putik, ano, sa alikabok. Then naging basa. Nilagay sa mata. Okay. Then sabi niya, hugasan mo doon sa pool of Siloam. Nung ginawa doon, sumunod yung tao na yun. Pagbalik na, uy, miracle, nakakita siya. Literally, nakakita siya. And so ang nangyari ay hindi makapaniwala yung marami kasi alam nila na bulag yan eh. Yan yung dating nakaupo dyan. Dating nagbebeg dyan, humihingi. Usually yung mga beggars gano'n, di ba? Humihingi sila. Kaya merong argument, ano, sa next na slide, may tanong, "Isn't this the same man who used to sit and beg?" Ang claim ng iba, sabi nila, yan yun. Siya yun. Sabi naman ng iba, "No, he only looks like him." Pero nagsalita yung pinagaling. Sabi niya, "I am the man." Ako yun. Ako yung dating bulag na nakupo dyan. Ako yun. Pagkatapos, sabi nila, "Eh, paano ka nakakita ngayon?" Sa next na slide, sabi niya dito, "The man they called Jesus made some mud and put it on my eyes. He told me to go to Siloam and wash. So I went and washed and then I could see." At kung titignan ninyo sa kwento, paulit-ulit niyang sinasabi ito. Ito yung kanyang turning point.
na na-experience niya yung power of the Lord Jesus Christ. Yung habag ni Jesus Christ. Yung concern ni Jesus Christ sa kanya. Sinasabi niya yung kanyang testimony kung paano siya pinagaling ni Jesus Christ. Mga kapatid, na-encounter ng tao ito yung power ni Jesus Christ. Jesus Christ himself na-experience kung gaano siya katotoo. Gusto kong i-share yung pagpunta ko sa Indonesia, kaya ako wala last Sunday, yung sa next na slide. Ito yung church. It's a mega church na nag-sponsor sa amin. Sa kanilang mga offerings, na percentage talaga ay nakalaan para dito sa activity. Isa sila sa major sponsor ng mission conference kasi ang passion nila is about mission. So ako ay pinagpala na makasama doon, ano? Pagkain namin, hotel namin, sila ang nag-spend. And then, ang isang very emotional sa akin dito ay nung maalala ko na yung lugar na yon sa Indonesia, doon na-convert yung aking tatay. Yan din yung tatay ko. Okay. Noong siya ay nagtrabaho sa Indonesia, isang Muslim country, doon niya nakilala ang Panginoong Diyos. Matanda na po yung aking tatay. At kunyari na siya, may mga hindi na niya maalala. Pero every time na makipagkwentuhan ako sa kanya, dalawa ang hindi niya makakalimutan lagi. Yung experience niya about the Lord. Sabi niya nung nasa Indonesia ako noon, nag-iinuman kami. Okay, nag-iinuman kami, ako'y lasing na. Eh meron akong narinig na hindi maganda sa aking mga kasamaan, kaya binuliktad ko yung table. Nakita lang isa kung yung binawa ko, kaya yung isa na yon ay Christian. Sabi niya nagtuturo din ng Bible. Tapos ang ginawa niya, kinabukasan, pinuntahan niya ako. Tapos in-invite niya ako pupunta sa simbahan. At doon ko nakilala ang Panginoong Diyos. Doon ko narinig ang mensahe patungkol sa Panginoong Diyos. Doon siya na-convert sa time na yun. So, kahit para sa inuman, ano? Okay, pwedeng gamitin ni Lord no, para siya ay ma-convert. Pero isa pa na kanyang testimony na lagi niyang sinasabi kung paano niya paano siya tinulungan ni Lord na matanggal yung kanyang paninigarin niyo. Kasi bata pa lang kami, talagang addict na siya sa sigarilyo. Dalawang pakete araw-araw ang kanyang sigarilyo. Tapos, by rim, mga tatlong rims, pag bumibili siya ng sigarilyo. Ilang beses na sinasabi niya sa nanay ko, ibenta ninyo ang aking sigarilyo. Kasi sabi ng doktor, masama sa aking health. Pero after few days, hinahanap niya uli ang sigarilyo. Kasi na-alit siya. Hindi niya kaya. Pero noong 1988, December 24 ng gabi, nag-pray siya. Sabi niya, Lord, birthday po ninyo, tulungan po ninyo ako. Na yung gift ko sa inyo, matanggal ko yung aking pagsisigarilyo. Kinabukasan, miraculously, hindi niya gusto ang sigarilyo. Kahit amoy ng usok ng sigarilyo, hindi niya gusto. Akala niya, yun yung gift niya kay Lord. Yun pala yung gift ni Lord sa kanya. Mga kapatid, umamin tayo kanina. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko. Ito'y iyong iyo. Pwede natin ipag-pray
ngayon. Lord, baguhin po niyo ako. Malaya ko. Ako po'y naniniwala sa inyo. Sumasayaw na nga sa galak, tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Baka nais mong bisitahin ka ng Panginoon ng Mirahel, ng Yungna, sa ngayon. Ipag-pray mo. Ang Diyos natin ay totoo. Buhay siya. At pwede ka niyang i-encounter sa ngayon. Gusto niyang maranasan mo na siya ay buhay. Umamin din tayo kanina, Lord, I come to you. Let my heart be changed with you, flowing from the grace that I found in you. Then may isang awit, isang hymn. While on others thou art calling, do not pass me by. Lord, tinatawag ko ninyo yung iba. Gumagawa po kayo ng miracle sa iba. Ako rin, Panginoon, huwag po ninyo akong lampasan. Pwede po kayong manalangin ng ganyan. Kung yung isang blind man naranasan kayo, Panginoon, huwag po ninyo akong lampasan. Pwede po ninyo ipag-pray yan, mga kapatid. Kasi totoo po, buhay po ang ating Jesus. Pangalawang tanong, mga kapatid, basahin natin ng sabay-sabay. Can your personal experience of Jesus withstand scrutiny by skeptics? Okay, kasi may mga hindi yan maniniwala. Marami dyan yung hindi naniniwala. There is power in subjective experience. Experience mo yan. Others may believe or not, but none can change your experience about Jesus. Hindi man sila maniwala, pero naranasan mo na buhay si Jesus sa iyong buhay. Yun yung napakalakas na argumento. At ito po, yung daladala ng bulag na pinadaling ni Jesus. Chinalenge siya ng mga Pharisees, yung mga Pharisees at that time, mga edukado, mga nakakaalam ng law, ng Old Testament. Master nila. Chinalenge sila. Sabi nila, paano ka gumaling? Inulit ng tao. Sabi niya, yung tao na yun, sinabi niya sa akin, nilagyan niya yung mat yung aking mata. Sinabihan niya ako, hugasan doon sa pulag, siluwang. Sinunod ko, at ngayon nakakita ako. Hindi makapanwala yung mga Pharisees. And then, sa next slide, eto po, therefore, some of the Pharisees were saying, this man is not from God. Yung tinutukoy nila yung si Jesus na nagpagalit sa kanya. This man is not from God because he does not keep the Sabbath. But others were saying, how can a man who is a sinner perform such signs? And there was division among them. Maraming hindi maniniwala, hindi sila naniniwala sa experience ng tao na yan. And then sa next slide, but the Jews did not believe concerning him that he had been blind and received his sight. Hindi rin nila maniwala, hindi sila naniniwala na siya talagang dating bulat. Okay. Hindi maipaliwanag ng science siya. Hindi ang maipaliwanag ng experience nila. Until they called the parents of him that had received his sight. So, tinawag nila yung mga magulang. Kayo ba ang may anak nito? Sabi nila, opo. Oh, dati ba siyang bulag? Opo, bulag po siya. Eh, paano siya nakakita? Eh, sa takot ng mga magulang, kasi meron kasing batas na part. Sinasabi nung si Jesus ay Mesaya, eh, aalisin kayo sa sinagoga. Meaning, aalisin kayo sa community. Hindi katulad ba yun? Napa? Inalis ka sa isang simbahan, lumipat ka lang sa isang simbahan. Sa kanila noon, yung center ng kanilang
education, ng culture, ng community ay yung sinagoga at that time. Kaya, pag kinilala mo si Jesus at that time as Messias, eh, matatagsigin ka sa community. Kaya takot yung mga parents, sabi nila, may edad na po siya. Alam niya na po, nasa tamang gulang po siya. Hindi po namin alam kung paano siya gumaling. Alam namin na alam namin yan. Alam namin na siya ay gulang. Kung paano siya gumaling, tanongin ninyo siya. Kaya tinanong ulit. Next na slide. Ito. A second time, they summoned the man who had been blind. Give glory to God by telling the truth. They said, we know this man is a sinner. Nasabi nilang si Jesus daw yung sinner. Nagpagaling sa kanya. Ito po yung very powerful na sagot ng born blind. Sabi niya, he replied, whether he is a sinner or not, I don't know. One thing I know, I was blind, but now I see. Hindi ko man alam ang mga diskusyon ninyo about Sabbath, about being sinner, or whatever. No? Hindi ko alam ang mga theology ng mga yan, or doctrina ng mga yan. But one thing I know, hindi ko may pagkakaila. Ako'y dating bulag, at ako'y nakakakita na ngayon. Hallelujah. That's a very powerful testimony, experience. Hindi man maniwala yung lahat, yung marami. Pero tumayo siya sa kanyang experience na dati siyang bulag. Pinagaling siya, Jesus. And then sa next slide, then they asked him, what did he do to you? How did he open your eyes? Okay, talagang tinatanong siya ulit-ulit, pero ito yung kanyang sagot. He answered, I have told you already and you did not listen. Why do you want to hear it again? Do you want to become his disciples too? Wow! Nakikipag-argue na. Later on, nilait-lait siya, pero nakita ninyo mga kapatid, kaya na niyang idepensa ang kanyang experience. At sinasabi niya, baka gusto ninyo maging disciple din niya. O diba? Sineshare niya yung kanyang experience sa kanila. Ayaw na, ayaw nilang maniwala sa kanya. Sa next slide, sabi dito, then they heard insult at him and said, you are this fellow's disciple. We are the disciples of Moses. We know that God spoke to Moses. But as for this fellow, we don't even know where he comes from. The man answered, now that is remarkable. You don't know where he comes from? Yet you opened my eyes. We know that God does not listen to sinners. He listens to the godly person who does his will. Nobody has ever heard of opening the eyes of a man born blind. If this man were not from God, he could do nothing. So makita natin dito mga kapatid, naging magaling itong tao. Dinidepensahan niya ang kanyang experience. At dinidepensahan niya patungkol kay Jesus. Meron na siyang argumento. Now, gusto ko rin mag-share ulit ng aking testimony. Ito ay Mark and Spencer. Hindi ko alam kung nasaan yan. Basta dito lang yan sa kung saan yan, no? Kung sa Alabang or somewhere else. Kasi nakita ko Mark and Spencer. Eh, naalala ko. Dito ako bumibili noon sa UK. Meron na palang Mark and Spencer sa Philippines. Pero ito ay sa UK. At bumalik yung aking mga alaala doon. Especially, yung lagi kong kinetestimony, na paulit-ulit. Bakit? Kahit paulit-ulit, kasi na-experience ko na buhay ang Diyos. Yung sinasabi ko dati na ba't biglang may sumubo na paulit sa aking nalangala na umabot ng 1 inch pagkatapos natakot ako. Pero sa gabi iyon, nag-pray ako. Halagang umiyak ako sa Panginoong Diyos. Okay. In UK, na mga maraming mga matatalino, maraming ayaw maniwala sa miracle, doon ko na-experience yung sagot ng Panginoong Diyos sa prayer ko na yun.
na pinag-pray ko, Lord, may plano ko ba kayo sa buhay? Or is it the end of my life? Iyakapin po ninyo ako, i-affirm po ninyo, Panginoon. Sayang naman matatapos na ako ng aking pag-aaral and then baka mamamatay na ako yung aking panon, ano? Kasi akala ko cancer yun. Pero kinaumaga, pagtingin ko sa salamin, yung one inch na yun, nawala. Hindi ko alam kung nilunok ko, biglang naputol at nilunok ko, hindi ko alam. Or, kasi ang nakikita ko pa yung my white, na doon nakakabi. Or basta biglang, na-compress. Ano? Hindi ko alam kung paano. Pero affirmation yun ng Panginoong Diyos. Dininig niya ang aking ipadalang. Nahabag siya sa akin. In-affirm niya ako na may plan pa siya sa aking buhay. Kaya lagi akong tumatayo sa aking spirit. Ang dami kong mga experience, testimonies about the Lord. Masaya ako sa aking paglilingkod sa aking Panginoong Diyos. Kung paano niya ako ni-raise, paano niya ako tinawag. At ginagamit hanggang ngayon at nagpaparana siya. Buhay ang ating Panginoong Diyos. At sinasabi ko ito na pwede mong maranasan ang Panginoong Diyos. Ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, you can experience the miracle of the Lord. Meron siyang plan sa lahat ng mga nangyayari. Minsan hindi natin maintindihan, pero lahat yan may plano siya. Parang yung blind man. Ang tanong ng mga disciples, sino may kasalanan yung magulang or siya? Sabi ni Jesus, wala. But this happened para may taas ang pangalan ng Diyos. At nakita natin bandang huli, tingnan natin sa last question natin. Basahin natin yan sabay-sabay. Does your personal experiences with Jesus contribute to your deepening understanding of Him? Yung experience kasi nitong born blind man, from experience to worship, bandang huli, he worshiped Jesus Christ. In contrast sa mga Israelites in the Old Testament, gaano man yung experience na miracles sa Panginoong Diyos, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagiging rebel. Naranasan nila yung miracle ng Panginoong Diyos. Pero, ayaw nilang sumunod pa rin. Marami ang nag-rebel, naging rebelde. Pero itong blind man ito, isang halimbawa ng nakaranas kay Jesus. And then, we worship niya si Jesus. Tingnan po natin yung progress. Sa verse 11 at John chapter 9, he answered and said, a man that is called Jesus. Ano ang tingin niya kay Jesus? A man. Di ba? A man, hindi niya masyado kilala. Kaya sabi niya, a man. Pero nag-progress. Therefore, they asked the blind man again, what do you say about him? Because he opened your eyes. Ito yung response niya. He said, he is a prophet. Okay, di ba yung progress? Sabi niya, man, next, prophet. Ito po yung matindi. Basahin natin na sabay-sabay. Jesus heard that they had thrown him out and when he found him, he said, do you believe in the Son of Man? Who is he, sir? The man asked, tell me, so that I may believe in him. Jesus said, you have now seen him. In fact, he is the one speaking to you. Then the man said, let's read together. Lord, I believe. And he worshiped him. Okay. Ang tawag na ngayon kay Jesus, Lord. Di ba dati, a man? He is a prophet. Ngayon sabi niya, Lord. And then sabi niya, ako'y naniniwala sa inyo. And then, we worship niya. Si Jesus Christ. So makita natin dito na from physical healing ng kanyang blindness,
to spiritual healing. Na hindi yung kanyang spiritual life. Nakita niya si Jesus. Naniwala siya kay Jesus. Ito po yung pinaka-the best na nangyari sa kanya. Yung siya ay the born again. He believed in Jesus Christ. And he worshiped Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya, ito po yung response natin sa mga experiences natin. Lalong lumalalim yung pagkakilala natin kay Jesus. At sasambahin natin siya araw-araw. May yung composer ng Amazing Grace na awit. Napakatindi yung kanyang ginawa sa mga Africans. Binebenta niya yung mga Africans, mga ginawang mga kagipit. Binebenta niya doon sa Amerika, binebenta sa Europa, binebenta niya yung mga African para maging alipin pera dahil mga Black Americans dahil sa kanya at sa mga kasamahan niya nagbebenta ng tao para gawin silang slaves, alipin. Pero what time, doon sa Bandang Ireland, yung barko nila ay akala niya lugubo kasi may bagyo. Bigla siyang nanalangin sa Diyos na iligtas niya. Dininig naman ng Panginoon at sila ay naligtas at hindi lumubog yung kanilang barko. Simula nun, nangusap lagi ang Panginoon sa kanya, sa kanyang puso, sa kasamaan ng kanyang ginagawa. Hanggang sa ikumit niya ang kanyang buhay sa Panginoong Diyos. At isa siya sa mga lumaban against slavery. Kaya nawala na po sa Europa, sa Amerika, ang slavery. Kasama siya sa mga lumalaban. Sinasabi niya yung kanyang kasamaan ng araw. Nung matanda-matanda na siya, at siya ay hindi clear yung kanyang memory, dinalaw siya para interview siya. At ito ang kanyang sagot. Although my memory is fading, I remember two things very clearly. I am a great sinner and Christ is a great savior. Alin, bandang huli ang itinataas niya, ang Diyos. At kung paano siya isang makasalanan, iniligtas niya ng Diyos. Iko-close ko sa isang kwento ni Stanley Jones na isang preacher na sa isang gathering na ganito, nakalimutan niya yung kanyang sermon. Nakalimutan niya yung papel. Nakalimutan niya yung kung ano yung kanyang sasabihin. Kaya sabi niya, bababa na lang ako. Wala akong masasabi eh. Sorry. Pero habang siya ay pababa, nag-impress yung Holy Spirit sa kanyang puso. Ang sabi ng Panginoon, Stanley Jones, wala ka akong ginawa sa buhay mo. Wala ka bang masasabi? Then bigla siya bumalik sa pulpito. Meron pala akong sasabihin na meron pala sa akin. At sinabi niya ang kanyang testimony kung paano siya baguhin, kung paano siya gamitin yung mga ginawa ng Panginoong Diyos sa kanyang buhay. And ayon sa kwento, ang daming mga na-bless. Ang daming mga na-challenge. Ang message natin ngayon, mga kapatid, meron ka bang testimony? Meron ka bang experience about Jesus? Pwede mo bang ipagsabi sa iba? Pwede ba natin i-share sa iba para ma-bless natin?